Balut, balut. Balut, balut. Balut, balut. Bos, bili ka? Uy, bibili ka? Sumagot ka kasi. Oo nga ikaw. Kako, kung bibili ka. At nakatingin ka eh. Edi wag, pakasnobber naman ito. Kaya lumakad na ito, papalayo. At ipinagpatuloy ang kanyang pagsigaw ng itinitindang balut. Balut! Nang biglang, sinugod siya ng kanina lamang nakausap na ngayon ay isang mabalasi na aswang. At walang lingon-lingon, isang mabilis na pagbunot ng kanyang nakatagong itak sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mabilis na pinakawalan. Sunod-sunod na wasiwas nito ng hawak na matulis na itak sa mapandindang na aswang na nagkukubli sa may dilim. Ano, ha? Nagulat ka, no? Mali ka ng kinursunada. Kala mo di kita nakita kanina. Nag-anyong galising aso ka pa. Ilang araw na kitang minamanmanan eh. Pinagod mo ko. Sakit ng pilay ko sa'yo nun, ha? Kala siguro ng aswang na to, di ko siya makikilala eh. Kapag nagpapalit ka kasi ng anyo, itago mo yung tattoo mo. Yung alias Totoy Bato. Ayan, labas mo tuloy, Totoy Buto. Hindi ka ba nagtataka na kung bakit minsan di naman talaga kadalasan na may dumadaang magbabalot sa inyong lugar? Pero bigla na lang isang gabi ay maririnig mo na lamang siya. Umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa may paligid at sumisigaw ng balut! Charger, diaper, standpan, payong, turon, cellphone, aircon, lechon, bote, dyaryo, tuyo, hopi, akropek, pork steak, mani, popcorn, masilya, keratin, reban, cabinet, basket, ikaw, ilaw, kakalabaw, lumpia, isda, kabit, bumibili, sirang relo, television, relasyon, binan mo, sirang muka. Huy, lahat ba yan eh paninda mo? Hindi. Eh, Pinoy, nagtitinda ka. Meron. Eh, bakit di mo sinisigaw? Bakit? Bibili ka ba? Ito si Dodong, kasulukuyang nakatira sa malawak na lungsod ng Maynila. Walang trabaho, di nakapagtapos ng kolehiyo, kaya pinasok na lamang ang pagninegosyo, ang pagdalako ng balut. Lumaking walang kinikilalang magulang dahil maliit pa lamang ito ay inabandona na ng kanyang ama't ina. At tanging butihing tiyahin na lamang ang nag-aaruga sa kanilang magkakapatid. Kasama ang dalawa pa nitong kapatid na sina Bogart at Toto. Umi-ekstrang kargador ito sa palengke tuwing araw. At sa gabi naman, bukod sa paglalako nito ng masarap at mainit na tindang balut, ay isa naman itong mananabas ng mga mapagsamantala, ng mga hayop at nakakapangilabot na mga nilalang sa tuwing sasapit ang gabi. Pero bago yon, nagsimula ang lahat ng isang umaga. Oh, pasay na, pasay. Mga bababa ng pasay dyan, ano ba? Ano pa hinihintay nyo? Lalo na yung tatlong maingay dyan sa taas.
Oh, bumaba na kayo! Dito! At bumaba na nga ang tatlo na sina Dodong, Toto at Bogart. Bilisan mo nga, Bogart. Kasalanan mo to eh. Utot ka kasi ng utot sa may aircon na bus. Pinababatuloy tayo agad kung bakit naman kasi kain ka ng kain ng itlog ng pugo. Ang baho tuloy. Aray. Eh, saan nagugutom ako eh? Bakit ba? Saka, sabi ni Nana Pedang, masama ang hindi ilabas yun at nakakabaho ng hininga. Kaya ang baho ng hininga mo eh. Aray! Kanina ka pa, Bogart ha? Nakakadalawa ka na. Aray! Ayun! Para tatlo! Aray! Sumusobra ka na talaga ha? At sumingit na nga ang nakatatandang kapatid nila na si Dodong. Oh! Apihan! Tama na! Kakaya naman kayong kasama eh! Napaghahalataan tuloy kayong mga promdi, mga taga-bundok. Bakit di nyo ako gayahin? Nakasuot ito ng makapal at kupas na maong na jacket. Nakapantalong makintab na itim na hapit na hapit. Habang ang buhok nito ay parang dinilaan ng baka sa napakintab na pagkakahagod na may pumada. Kaya sinipat ito ng dalawang kapatid sa kanyang pagkakatindi. Wow, Robin! Ikaw ba yan? Habang pinapaikot pa ni Dodong ang kadenang nakasukbit sa kanyang bulsa. Nako, kaya pala nawawala yung aso natin. Ikaw pala kumuha ng kadena niya, Kuya Dodong eh. Che, malimik ka nga. Ganito ang tamang pormahan. Manila boy na Manila boy. Hunghang na lang ang mag-iisip na taga-probinsya ka kapag ganito yung mga isputing mo. Saka, umayos nga kayo. Matuto kayong rumispeto. Mag-sign up the cross nga kayo. Nakaharap kayo sa may simbahan. Ang sasama ng mga ugali nyo. Uwi ka nito habang pumikit pa at umaantada ng krus. Na sumabat naman ang nakakabatang kapatid na si Toto. Ha? Simbahan ba yan, kuya? Ganito pala yung tsura ng simbahan sa Maynila, no? May nakalagay na letrang S at saka M. SM! Aray! Lumuhod ka na lang! Kaya di ka pinagpapala eh! Yung nguso mo lang yung kasing laki ng pala! Aray! Naku, Bogart, kanina ka pa ha? Nakakailan ka na? Magsitigil na nga kayo. Pag ako naasar, iiwan ko kayo dito eh. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito. Dapat di ko na kayo sinama eh. Kaya natigilan ang mga ito at sumunod na nga sa kanilang kuya upang tunguhin ang address na sinabi ng kanyang tiyahin. Taft Avenue, Manila. Tahimik ang tatlo na naglalakad at di maalis ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Wow, Kuya Dodong! Ang daming simbahan pala sa Maynila, no? Ilang taas kaya ng kawayan yan, no? Aray! Sabi na nga ni Kuya Dodong, mag-cruise ka! Aray! Oo na nga eh! Kaya bawat madaanan ng mga itong gusali ay nagsasign up the cross ang dalawang bugoy. Nang biglang, sabay-sabay na napayuko ang mga ito dahil sa dumaang tren ng LRT. Kuya Dong, muntik na tayo dun, no? Buti nakailag tayo. Oo nga, ang laking bulate nun, no? Ang bilis. Kaya kayo, huwag kayong patanga-tanga dito sa Maynila. Balita ko madaming mandurukot dito eh. Kaya iingatan nyo yung mga gamit nyo ha. At dala ng pagod ay nagtanong ang kapatid nitong si Toto. Kuya Dong, saan ba yung bahay ni Tiang Lita dito? Malayo pa ba? Kaya binunot ni Dodong ang kanyang wallet sa may likuran ng pantalon nito. Subalit, anak ng enteng naman oh, nawawala yung wallet ko. Naku, di pa ako tapos hulugan yun eh. Naku naman oh, andun pa naman yung address na pupuntahan natin.
Ala, Kuya Dodong, paano na yan? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ay may lumapit na isang lalaki. At nang lingunin ito ni Dodong, ay bigla siyang sinampal nito ng kanyang wallet. Lakas mong pumorma, wala namang laman yung wallet mo. Puro resibo, may picture pa ng tiyuhin mo. Bakla ka ba? Sa susunod, huwag kang patanga-tanga dito sa Maynila, ha? Pangit yung dukutan. Pinagudyo lang ako. At lumakad ng papalayo ang lalaking mundurukot. Kaya kumakamot naman na pinulot ni Dodong ang kanyang wallet at nagwika. Loko-loko yun, oh. Siyempre, bakit ko lalagay yung pera namin dito? Eh, madaming ang mandurukot, diba? Tanga-tanga! Saka, hoy! Anong tsuhin? Picture ng tita namin to! Loko-loko! Sama ng ugali nito! Fast forward! Nakatayo na ang mga ito sa isang malaki at malawak na bahay. Namamangha ang mga ito sa nakikitang ganda ng malaking kabahayan. Wow, Kuya Dodong! Napaka-relihiyoso naman ng mga tao sa Maynila, no? Puro sa simbahan nakatira! Ang lalaki, oh! Nang may lumapit sa mga ito at nagtanong, Oh, mga iho! May hinahanap ba kayo? At inilahad ni Dodong kung sino ang kanilang pakay. Kalakip ng larawan ng tiyuhin, ng tiyahin ito. Sigurado ka bang babae ito? Mukhang basag yung mukha eh. Oh, wasak na wasak. Nakulong na ba ito? Grabe naman ko yung manong. Tiyahin ko po yan. At sumingit na nga ang isa pang tambay na sumilip sa kanilang pinag-uusapan. Oo nga no. Basag yung mukha. Okay pa ba yan? Eh, kilala ko yan ah. Teka, pare, kilala ko yan. Tagalooban yan eh. Teka, ganito ha. At itinuro na nga ng lalaki ang daan patungo sa bahay ng kanilang pakay. Natagpuan naman nila ang kanilang hinahanap at malugod silang tinanggap sa may pamamahay nito. At ika nga na may-ari ng bahay na si Chang Dita. Ay, nakakalungkot talaga ang buhay ng magkakapatid. Bueno, wala namang kaso sa akin kung dito na kayo maninirahan. At wala din naman akong kasama sa buhay. Magtulungan na lamang tayo ha, maliwanag. Nagkasundo naman ang mga ito at maayos na nakisama sa kanilang bagong tirahan. Lumipas ang ilang araw. Dahil nakaramdam ng kahihiyan, ay nagsabi ito sa kanyang tiyahin na maghahanap daw ito ng trabaho upang makatulong. Naikinatuwa naman ng kanilang tiyahin. Oy, kayo ha, huwag kayong pasaway kay tiya ha. Tumulong kayo sa gawaing bahay. Huwag maging pabigat. Naliwanag ba? Alright? Alright! Kung kaya, buong araw itong lumakad at naghanap ng mapapasukang trabaho. Halos mapudpud na ang sapatos nito sa kakalakad. Subalit, wala itong mahanap na trabaho. At dapit hapon na. Nakaramdam ito ng pagod, kaya naupo ito sa isang parke. Minamasdan ang mga nagdadaang tao. Nalulungkot ito. Tila napakabigat ng kanyang problema. At ikapan nito. Ay, grabe naman buhay ito. Walang magulang, walang sariling matatawag na tahanan. Tapos, dalawang kapatid na lang meron ako. Mukha pang na-reject sa pabrika yung mga itsura. Ay naku, buhay. Libo-libong taong nagdadaan sa kalye araw-araw. Kanya-kanyang problema sa buhay. Iba't ibang krus na pinapasan. Halo ang kanyang damdamin. At saglit lamang ay napangiti ito. Dahil
kahit ganito ang kanilang buhay, ay maswerte na lamang at napapanatili nila na wala silang anumang karamdaman. At kumpleto at magkakasama pa rin sila, magkakapatid. At higit sa lahat, wala silang inaapakang tao. Saglit na napasandal ito at di na malayan na nakaidlip na ito. Nang biglang, "Hoy! Bawal matulog dito! Gusto mong magmulta? Ha? Alis! Alis!" Sasabat pa sana si Dodong. Subalit, Oh, sasagot ka pa? Sasagot ka pa? Chippy! Chippy! Alis na! Huwag nang makulit!" Kaya tumalima na lamang ito at tumayo sa kalumakad papalayo. "Grabe naman yun! Parang nahigalong eh. Pangit!" "Hoy! Narinig ko yun ah!" Sa daan, di na malayan ang lumipas na oras at madilim na nang makauwi. Kaya nagmamadali na itong naglalakad. Halos wala ng tao sa buong paligid. Inaangat nito ang kanyang braso upang tingnan ang oras. Subalit, "Sus! Bakit ba ako nagsusuot ng relo? Isa na nga lang ang kamay, di pa gumagana. Ay, anong oras na kaya?" Dahil bago sa Maynila, kung saan-saan ito nagpasikot-sikot at nagpabalik-balik sa mga kalye. Kaya nakaramdam ito ng pagod. Saka napaupo sa ilalim ng kumikisap-kisap na poste. Sandali lamang itong nagpahinga at tumayo na upang hanapin ang kanyang tamang landas. Dahil sanay naman ito sa dilim ng probinsya, ay di ito nangamba kahit na wala ng ilaw ang sumunod na kalyeng kanyang dinaanan. Sa wakas, may nakita itong isang tao sa may dakong gilid ng isang abandonadong gusali. Lalaki, matandang lalaki. Iniisip nito na baka tagaroon lamang ito at nagpapahangin. Ikapan ito ay maigi nang ito ang makita kesa sa matandang babae na kadalasan sa mga napapanood na kalaunan ay nagiging manananggal sa huli. Manong! Kuya! Uy! Sandali lang! Magtatanong lang sana ako eh! Uy! Sinundan niya pa ito. Ngunit, parang sinasadyang pinapahabol lamang siya nito. Kaya napahinto na ang pagod na si Dodong. "Ano ba naman yan oh? Nasaan na ba ako? Tsak, lagot ako nito kay Tiyang Lita! Ano ba yan? Nasaan to? Ano ba to?" Matapos nun ay tumayo na ito at bumalik sa kanyang paglalakad. Ngunit nagulat ito dahil nasa kanyang likuran ay ang isang maitim at umaangil na nilalang. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay nakikita nito ang pangingintab ng katawan ng kanyang kaharap. At ang ekspresyon sa mga mukha nito ay tila nanlilisi at gutom na gutom. Kaya napasigaw ang kawawang lalaki at mabilis na kumaripas ng takbo. Ngunit natapilok ito sa kanyang pagpihit ng katawan. Bumagsak ang kawawang binata at ramdam nito ang napilipit na binti. Sumisigaw ito sa labis na sakit at nakita niya ang nilalang na animo
isang mabalasig na tigre na mabilis itong lumundag ng napakataas papunta sa kanya. Tanging sigaw na lamang ang nagawa nito kasabay ng pagtakip ng isang kamay sa kanyang muka. Na naririnig nito ang papalapit na pag-angil ng nilalang mula sa ere. Nang biglang isang napakalakas na pagsalpok ng malaking kahoy ang tumama sa nakakatakot na nilalang. Nang walang ito ng balanse at gumulong sa gilid ng daan at galit na umaangil. Kaya natigilan si Dodong sa kanyang pagsigaw at sinipat kung ano ang nangyayari. At nakita nito ang nakakapangilabot na aswang na nasa gilid ng daan. Habang ang aswang naman, hinahanap nito ang may gawa sa kanya ng pamamato ng malaking kahoy. Nang wala itong makita, ay muli nitong binalingan ng gutom na gutom na pag-angil ang nakasalampak na si Dodong. At isang malakas na pagsigaw ang kanyang narinig. Tumakbo ka na! Bilisan mo! Sa kalamang natauhan ang napilayang si Dodong. Mabilis na sinamantala ang paglingon ng aswang sa malayo. Saka ito tumakbo ng napakabilis. Ngunit, matulin na lumingon ang nilalang. Tumalon-talon ito at lumukso sa kalapit na bubungan ng mga gusali. Saka muli siyang dinaluhong ng aswang. Subalit, isang malakas na putok ng baril ang umalingaungaw. Takbo! Kaya nataranta ang aswang na lumihis ng kanyang pagbagsak sa lupa. Saka mabilis na tumakbo sa madilim na parte ng abandonadong gusali. Maririnig pa ang galit na mga pag-angil nito habang tumatakbo papalayo. Dahil dito, sinikap ni Dodong na makapaglakad-lakad patungo sa may hawak ng baril at wika pa nito. Tatang, marami pong salamat oh. Iniligtas niyo po ako. Kung di dahil sa inyo, baka... Manibig ka! Bilisan mo paglakad at dalawa ang hahabol sa atin. Wika ng matanda at mabilis na sumabat ang binata. Ano po? Dalawa po? May kasama pa po yun? Maari, pero hindi. Ang ikalawa ay baka may sumugod dito mga pulis. Kaya bilisan mo na. Takbo! Di maganda po. Para may masumbungan po tayo na inatake ako ng aswang. Aray ko bakit? Walang maniniwala sa'yong inatake ka ng aswang. Saka nasa Maynila ka hanggat wala silang nakikitang halimaw, walang aswang. At kapag wala silang nakitang lisensya ng baril ko, ako ang papatay sa'yo, bata ka. Ang mahal-mahal ng bala nito eh. Imbis sa magandang pagkakataon ko magagamit, dahil sa katangahan mo eh, mapapagastos pa ako ngayon. Ay, ganun po ba? Oo, kaya tara na, bilisan mo! At nang makalayo na nga sila, at nasa parte ng kalye, kung saan maliwanag na ang mga ilaw, at madami nang dumadaang mga sasakyan, ay huminto ang dalawa, at marahan nang naglakad. Eh, bata, ano bang ginagawa mo doon? Nagpapakamatay ka ba? Nagdadrugs ka ba? Hiniwalaan ka ba ng syota mong bakla? Pag ganun, bata, masarap ang buhay. Totong naman, no? Dami niyo agad sinabi. Papagbintang din kayo, eh. Eh, kasi po naniligaw ako. Ilan lang ho kami nakatapak ng Maynila. Kasama yung dalawang kapatid ko. Eh, kayo po, ano namang ginagawa niyo sa may lugar na yun? Pang-uusisa ni Dodong. Habang tumitingala
at sinusuri ang buong paligid. Kung nasaan na ba sila? Ah, yun ba? Napadaan lang kasi ako sa may malapit doon. Eh sumakit yung tiyan ko kanina eh. Magbabawas sana ako doon sa may dilim. Sakto! Narinig ko yung sigaw mo. Ay naku! Naku! Oh, bakit po? Mm. Aray! Tatag naman! Parsa na naman yun! Kasalanan mo to eh. Nakalimutan ko yung paninda kong balot doon sa may gilid ng poste. Iya mo na nga. Balikan ko na lang yun bukas. O mamaya, pag maliwanag na. Teka, ano nga pala ang pangalan mo, iho? Wika ng matanda. Nang huminto sila sa may kanto ng highway. Ako po si Godofredo. Pero tawagin nyo na lang po kong Dodong. Dodong Kulot. Ako nga pala si Pekto. Isa lamang akong hamak na magbabalot dito. Magsasalita pa sana si Dodong nang matanaw ang kanyang pananda sa kanyang inuwian at tuwang-tuwang nagpaalam sa matanda. Nawika pa ng kausap. Bata, sa susunod ah, huwag kang patanga-tanga at malawak ang Maynila. Isang malaking gubat. Kung hindi aswang o halimaw ang makakaharap mo, mas malala pa dyan. May mga taong masasamang loob. Mahirap ang buhay dito. Hindi basta-basta. O siya, dyan lang pala ang bahay mo eh. Kabisado ko yan. Ganito gawin mo ha. Ito. At itinuro ng matanda ang direksyon ng kanyang inuwian. Na masaya namang tumawid ang binata sa kabilang panig ng kalye. Habang tahimik na nagwika naman ang matanda. Ano sa tingin mo? Pwede siya, no? Medyo tanga-tanga nga lang. Pero mukhang matuturuan. Palagay mo, ha? At maririnig ang matinis na pagbungisngis ng maliit na boses habang minamasdan ang papalayong binata. Susunod ang muli nilang pagkikita at ang umaatikabong unang pagsabak ni Dodong Kulot bilang mananabas na magbabalot. Kung inyo pong nagustuhan ng ating bagong serye, ay huwag pong mahiyang umiti, uminom ng tubig at magdasal para sa panibagong araw ng muli nating pakikipaglaban sa totoong buhay. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Balut!